Hindi kahipon, this is the part 3 of our water parameter series. So last time we have discussed about water pH in pond water as part of our series all about water parameters. Na siyang kumbaga mahigpit na kaaway natin sa pamamalaisdaan. On the first episode, we tried to tackle about oxygen as part of this series. So today, we are going to talk about ammonia. Ammonia naman. So what does it mean? What is the cause? How does it affect your fish pond or alaga? And of course, let's find out some ways on how to get rid of it and how to prevent from causing problems to our palaisdaan or alaga. And by the way, I am going to shout out some of our subscribers. And for those new to my channel, welcome po kayo dito. So this is gonna be in the last part of our vlog, my shout out. So I just also wanna say hi to my subscribers outside the country. Thank you. Nako, on that note, do I need to speak English all the time? Oh my gosh, nosebleed. So some of you are asking me to put subtitle, but in order to do that in easier way, I am just gonna speak English at least, let's say 60% of the time. So for those who really want to learn about aquaculture further and couldn't understand Tagalog or Filipino language, this is for you. Then you just wanna click on the CC to enable the subtitle on YouTube. You can find it on the upper right corner of your screen when your YouTube is open or playing. O, diba? You have the right choice. Parang television commercial lang. When you hear ammonia, what is it you're thinking about? What's your definition? What is your understanding about this term, ammonia? Does it affect your pond? How do you think can you manage if this is suddenly occur or appears in your pond? So guys, ammonia is toxic to fish or shrimp, okay? If allowed to accumulate. By the way, the primary source of ammonia in fish or shrimp is protein in feed. Naku ha, ang kadalasang tinatamaan nito yung mga nagpapakain ng commercial feeds. Okay, when feed protein, take note ha, protein is metabolized or completely broken down, ammonia is produced within the fish or shrimp and excreted through the gills into the pond water. Lumalabas sa hasang nila yung mga waste. Okay, excessive ammonia is one of the biggest challenges to overcome in shrimp aquaculture. It can lead to high mortality. You know, ammonia is nitrogenous waste produced from feed input and microbial decomposition of organic matter in water columns. Kapag kinain ni hipon o ni isda o anumang alaga yan si commercial feeds, ito yung itinatae, pasintabi. Itinatae nila, and another way to produce is when it has broken down inside their body. It will be excreted from their gills. Yun nga yung sabi ko, sa hasang lumalabas. In more technical terms, your shrimp or fish will produce ammonia as waste, which can be toxic to them even in small amounts. Okay? Take note. Thus, protein in feed or in feeds is the ultimate source of most ammonia in ponds, where the fish or shrimps are fed. Another main source of ammonia in fish ponds or in fish ponds is diffusion from the sediment. Large quantities of organic matter are produced by algae or added to pond as feed. The main source of ammonia in fish ponds is fish excretion. Yung lumalabas sa mga ano nila, gills.
The ammonia is excreted directly related to the feeding rate and the protein level in feed. You know, si feed talaga ang pinaka may kasalanan dito eh. When the protein is broken down in the body, some of the nitrogen is used to form protein, including muscle. Some is used for energy, and some is excreted through the gills as ammonia. Yun nga, yung sa hasang lumalabas. Again, protein in feed is the ultimate source of most ammonia in fish pond, where fish or shrimps are fed. Ito pa isang pinagagalingan ng ammonia. Kapag si pupu at ang patay na lumot ay nabulok sa ilalim ng palaisdaan o pond bottom, kapag nabulok at lumabas or kumatas, sumama na sa tubig, maaaring maapektuhan na nito ang mga alaga natin. Okay? Meron tayong mga triggers. Okay? Isa na dyan kapag tumaas ang water pH. Yun ang nga sinasabi ko. There is going to be more toxic ammonia if the ammonia is on a toxic level na. Fish cannot extract energy from feed efficiently. They eventually fall into coma and die. Yun yung sinasabi sa pag-aaral. High-level ammonia reduce growth, poor feed conversion, and disease resistance is also reduced. Again, if pH level is high, mataas ang pH level, toxic form of ammonia predominates. Predominates means nangingibabaw yung dami ng ammonia. And there are two types of ammonia. Okay? Number one is ionized ammonia. This is toxic form and predominates when pH is high, usually afternoon, kapag hapon, before evening, di ba? Sabi ko nga sa inyo, kapag during the day may photosynthesis, tataas ang oxygen level, tataas din si water pH dahil nakukonsume din si carbon dioxide. So, this is relevant. Number two, ionized ammonia, ammonium ion. Okay, this is non-toxic, but it predominates when water is or when water pH is low, usually in the morning. Sa umaga, mababa na yung level ni pH dahil mababa na din ang level ni oxygen. Yun yung sabi ko sa last vlog ko about oxygen. Dahil ito yung paulit-ulit kong sinasabing proseso ng respiration during the night, di ba? Na everything in the pond is breathing. Lahat dyan na organisms humihinga. There are several ways then to reduce ammonia concentration. So, may mga paraan pala para ma-reduce ang ammonia, okay? So, number one, stop feeding or reduce feeding. Bawasan nyo man lang yung feeds na binibigay nyo. Dati, nung nagpapakain kami ng commercial feeds, nung baguhan pa lang, sobrang dumi ng palaisdaan, sobrang dumi ng tubig at ang baho. Ang lansa-lansa. Sabi ko nga, ang pinakaunang pinagmumulan ng ammonia ay yung protein content. Ito yung mga protein na galing sa feeds, sa commercial feeds. Kaya kung kaya nyong bawasan yung amount ng feeds, bawasan nyo. So number two, increase aeration. Ang toxic form kasi ng ammonia is dissolved gas, okay? So madaming tao ang naniniwala na ang aeration daw o paggamit ng aerator ay nakakatulong to get rid of those ammonia because it accelerates the diffusion o yung pagkalat ng ammonia gas. Ammonia gas from pond water to the air. However, may mga researcher na naniniwalang hindi daw ito epektibo dahil malawak ang palaisdaan at maliit lang daw yung sakop ng aerator. The concentration of ammonia gas in water kasi is typically fairly low, especially in the morning. So sinasabi nila na ang intensive aeration may actually increase ammonia concentration because it suspends pond sediments. Ito yung mga latak, okay, o deposit na naipon sa ilalim ng palaisdaan o sa pond bottom. Okay? Guys, kung susuriin natin mabuti, magugulo yung mga isipan natin. Magugulo, malilito tayo. Madaming mga methods na isinasuggest pero
hindi sigurado na nakakatulong. Medyo masalimuot kasi ito scientifically, so we just make it a simple or basic explanation lang para at least meron man lang tayong idea, okay? Maraming pag-aaral ang nagsasabi na trial error ang mga ibang method na ginagawa, yung mga isinasuggest, tulad na lang ng paglalagay ng acid, paglalagay ng lime, etc. Ang pinupunteriyan nila ay si water pH para hindi maging toxic si ammonia. So better, for me, ang may sasuggest ko, magpalit ka na lang ng tubig kasabay ng magpakain ka ng lumot tulad ng ginagawa namin dito instead of commercial feeds primarily or initially. Kaya ito lang may papayo ko, pinaka the best nyo gawin is magpalit kayo regularly ng tubig. As a traditional farmer, we don't almost apply feeds. We try to practice to rely on algae or lumot solely dahil doon kami mas makakatipid at doon namin mapapanatiling malinis ang mga palaisdaan namin unless is necessary na kapag madaming nabuhay at maagang naubos ang lumot, we tend to, you know, to introduce or apply feeds in a very short duration lang naman, like 2 to 3 weeks maximum. And for those who want to, you know, who want to apply chemicals to remove ammonia, I cannot suggest any type of chemical because what I share in my blog is all about traditional farming lang, okay? It's not about pond liner systems, rust systems, etc., etc. Iba kasi ang technique o way ng pag-aalaga ng mga hipon sa mga ganung klaseng system, okay? So the question now is, what is the ideal level of ammonia, okay? And that is 0 ppm. 0.5 is okay if the pH level is neutral of 7. Remember, higher level of pH is more toxic ammonia. And the solution is to keep it low. Okay? So if you are having a problem with your pond water and wanna make sure that the ammonia is not hurting it, you can order your ammonia tester. Okay? Sa Shopee or Lazada, meron kayong mga mabibiling product online, okay? So this conclude our topic and let's move on to the shout out session. Magsha-shout out ulit ako. So guys, bago ako matulog, bago ko isara tong bintana na to, I wanna make a shout out sa mga supporters ko dito sa channel na to. At ngayon pa lang, paulit-ulit akong nagsasabi na maraming salamat sa inyo. Hi nga pala kay Sir Hermy Moreno. Kamusta po kayo? Kay Sir Rox Zer. Kay Sir Arson Estabilo or Estabilio. Kay Kim Rasco Ibon. Ito, kay Ma'am Simply Sally AC from Vienna, Austria and her husband, Sir Marlon Canda. Sir, Ma'am, kamusta po kayo dyan sa Austria? Maraming salamat po sa walang sawang pag-suporta sa channel natin. And salamat din kay SPG Super Puff Girls, okay? Kay Winwin TV, kay JM Merks, kay Eduardo Padilla, Lawrence Daniel Gregorio, Ronald, Peter Roy, Steven, Mickey, Ismael, Tang, Nikki, Sofia, Jojo, Antonio, Joel, Verceles. Sir, kamusta po? Palagi ko nakikita si Sir sa comment section. Kay Neil, kay Kalaiku, kay Enzo, kay Ryan, kay Kaiser, kay Michael, kay Obsidian Blade. Ito yung nag-comment sa ano sa blog ko na nagpapasalamat siya kasi nagagamit niya raw yung mga natututunan niya sa kanyang pag-aaral sa aquaculture. So, nung nabasa ko yung comment na yun, parang I really felt so good. Alam mo yon. And good luck sa pag-aaral mo, Obsidian. Actually, YouTube, ano niya to eh? YouTube channel to. Kay Sir Augustus Saret, kay Daps for Yol, na nagsasabing how to be you po. Just be yourself. We are very unique in our own way. Char! Okay. So,
we should be proud of who we are. Ganun. Then, kay Ma'am Evelyn yan. Ito pa, kay Sir Kobe, kay Mark, Redrich Roque, James Darley, Don Carlo, T.M. France, Andre Cirundo, Dennis, Nitz, Lodovis, or Lodovice. Okay? So guys, lagi yung tatandaan. Tatandaan, mamaya na yun. Maraming salamat sa inyo sa walang sawang pagsuporta nyo sa channel natin. At lagi yung tatandaan, itong ammonia na tinalakay natin today, ito yung isa sa mga parameters na kailangan nating ma-manage, okay? And then, another definition for this, ito yung ang ammonia kasi, ito din yung tao na nagpapasweldo sa helper, sa employee, sa katulong. Ha? Ay, amo ba yun? Amo? Ay, sorry. Amo niya. Oh, iba pala yun. So, yun. Panis. Okay, so hanggang dito na lang mga mahal kong kahipon. Magandang gabi sa inyong lahat. Kita-kita ulit tayo sa susunod na video. For the next topic is gonna be another water parameters. Okay? So, good night to everybody. Salamat! Bye!